Okay. Good morning, mga ka-Sigma, mga ka-Rusi. Nandito na naman si Sigma Motorsiklo para maghatid sa inyo ng pagbago na namang video, okay, ng kaalaman. Bago tayo magsimula, as always, gusto ko muna palang magpasalamat sa lahat ng mga supporters natin. We are now at 9,500 plus subscribers, and I think bago matapos yung December, abot na tayo ng 10,000. So sa lahat ng sumusuporta sa akin, sa lahat ng mga nanonood, shoutout sa inyo. And then gusto ko nga rin ma-shoutout yung buong Sigma Pilipinas, si Beta Ali Madrid, lahat ng bumubuo ng Sigma Pilipinas, from members, aspirants, upcoming graduates, coordinators, and BODs. Maraming salamat sa inyo. And then of course, yung official RFI Club Philippines, maraming salamat sa inyo. Okay? Nak, huwag masyadong magalaw. Nakikita nilang magalaw. Gusto ko magpasalamat sa inyo, sa support niyo. Shoutout sa inyong lahat. Mula kay Papzan hanggang sa mga ibang kasama natin, shoutout sa inyo. And then gusto ko rin magpasalamat sa mga nagpunta sa birthday ni Mama. Shoutout po sa inyong lahat. Mga tita ko, mga pinsan ko, Jay, Jerry, Kuya Ambo, sina Ate Ami, si... Marami kayo, grabe. Tapos sina Tito Jolly, Tito Abel, Tito Ricky. Maraming maraming salamat po sa suporta nyo. Ma, shoutout sa iyo. Happy birthday ulit kay Daddy, sa mga kapatid ko, sa misis ko, tsaka sa mga anak ko. Shoutout sa inyo. Anyway, bago tayo pumunta dito sa video na to, gusto ko muna kayong bigyan ng idea na gagawa na tayo ng panibago pang video para sa RFI. So sa lahat ng mga nag-aantay sa akin about sa RFI, sinadya ko po talagang tagalan yung paggawa ng review dahil gusto ko po talagang makita kung talagang matibay talaga. And meron pong instance na one month and a half ko siyang hindi pinaandar. Tiningnan ko kung mawalulubat yung battery. Malalaman niyo po lahat pagka sa paggawa ko ng bagong video. Anyway, ano po ba ang pag-uusapan natin ngayon? Ang pag-uusapan po natin ngayon ay ang madalas na problema ng mga kasama nating naka-Sigma na madalas daw kung pasukin ng tubig ang tangke nila. At pag pinasukan ng tangke yung tubig nila, siyempre papasukin yung karburador, hindi po ngayon umandar. Anyway, bago po pala tayo magsimula, paano mo ba malalaman na napasukan ng tubig yung motor mo? First, siyempre, dapat ang number one criteria is either linis ka ng motor or naulanan. So let's just say naulanan or naglinis ka ng motor at biglang nagloko yon, most likely yun ang problema. Pangalawa, okay, malalaman mo yun pag nire-revolution mo, hindi siya nire-revolution, halos mamatay-matay siya or namamatay siya or nabubulunan siya. Despite na lahat ng mga tinuro ko, natanggal ang filter, ganyan-ganyan, nabubulunan pa rin siya. So ngayon, tuturuan ko kayo paano maiwasan yon. So anak, itutok mo dito sa tangke, yung ano natin, yung camera. So ito, gagawa tayo ng video, iilawan natin. Ayan. So kung mapapansin nyo, ayan yung pinaka, ano natin, yan ang pinaka lobby ng tangke natin. At kung mapapansin nyo, pababa po itong nasa baba. Bakit? Kasi nga po, pag sinayin nyo yan, pinapasukan po ng tubig yan, wala pong seal yan. So ngayon, baka subukan yung isil to, hindi, problemang malaki po yan pag ginawa nyo yan. Okay? So first, ang kailangan nyong gawin, kung babiyahe kayo o ipaparking nyo ito, is to make sure na nakikita nyo po itong, butas po na ito. Ito pong butas po na yan, yan po yung drain ng tangke. Normally, ang nangyayari kung bakit hindi po yan, kaya bakit po pinapasukan po kayo ng tubig dyan is because marumi po yung butas po na yan. Ayan, ulitin ko po. Yan po. Marumi po yung butas po na yan. Okay? So, kung marumi po yung butas na yan, kano po natin lilinisan? Ako, ang ginagawa ko, pumupunta ako sa vulcanizing shop at pinapabugahan ko po yan ng hangin. Pinapabugahan ko po siya hanggang sa mawala po lahat ng mga dumi niya. So, isa po yun sa mga prevention. And at the same time, isa po sa mga problema po ng Sigma na na-identify po natin is meron po siyang
hindi ako na. Meron, ito po yung tangke niya, di ba? At nakita niyo po yung butas na yun. Yung pong butas po na yun, meron pong hose po dito yan sa baba. Yung hose po na yun sa baba, madalas baluktot. Madalas, hindi po nakatama. Kaya kahit malinis na po itong sinasabi ko sa inyo, hindi pa rin po nagde-drain. Kasi nga po, yung hose niya is nakabaluktot. And, ang kailangan nyo pong gawin is, ano po ba? Oh, anak, hawakan mo ulit. Okay. Ano po ba ang kailangan nyo gawin? Letter A, idediretso mo yung hose. O letter B, tatanggalin mo yung hose. Ang sagot ko po is letter B. Tatanggalin nyo po yung hose. Ngayon, meron pong nagtanong sa akin dati, eh, pag daw tinanggal po yung hose, eh, mababasa daw po yung makina. Sabi ko naman, nauulanan na nga eh. Di ba? Nauulanan na yung motor mo. Siyempre, automatic mababasa na rin yung makina mo dun. Sabi niya, natawa siya, oo nga no. So, ang pinakasagot po dun is, tatanggalin nyo po yung hose. Saan po ba located yun? Located po siya dito. Ito po yung tangke. Located po siya sa upper left. Dito po sa banda rito. Pag ganon, makakapaan nyo po yun. Or, pwede nyo pong baklasin po ito, kapain nyo po yun, tanggalin nyo. Iba naman po yung hose po ng gas. Nandito naman po yung hose ng gas. Ang tatanggalin nyo po is yung banda rito. So, yun po yung way para maiwasan po natin yung mga ganon. Isa pang way, since tag-ulan, you always make sure na magdadala ka ng pantakip dito para surbol. Kahit na yung maliit na rubber lang or maliit na plastic, ipapatong mo lang dyan para surbol na hindi yan pasukan ng tubig. Okay? So, worst case scenario, sabihin na natin na, sige, napasukan na ng tubig. Ano ngayon ang dapat mong gawin? Ang unang-una mong kailangan gawin is, you have to drain. Ay, hindi, para masigurado mo muna na may tubig talaga siya. Ang kailangan mong gawin is sisilipin mo ngayon yung tangke. Sa pagsilip mo ngayon sa tangke, gagamit ka ng flashlight, huwag kang gagamit ng ano, ng mga ano tawag dito, yung lighter, masusunog 'yan. O ang gagawin mo lang, tuturo ko sa inyo, ay bakit ganoon na 'yung kaliwete. Okay. So, tutok mo hanap. 'Yan, oh. Yan, ganyan. Bubuksan mo lang na ganyan, tapos sisilipin mo. And normally, okay, normally, pag tiningnan mo ng ganyan, malalaman mo na may tubig kasi merong white liquid na nakalagay sa pinakababa. Ano ba? Bakit nandun ba? Bakit sigurado kung tubig yon? Kasi, gas is more volatile or mas magaan siya kaysa sa tubig. So, yung tubig, automatic, pag naghalo ka ng gas, naghalo ka ng tubig sa gas, matik yan, bababa yan along the time or along the way. Okay? So, ano ang unang-una mong gagawin? Huwag mo munang ide-drain yung carb. Kung nakita mo nang may tubig, ang unang-una mong ide-drain is yung tangke. Pag na-drain mo na yung tangke, ide-drain mo, ilalagay mo sa container na Wilkins or kung ano man yan, ilalagay mo. Dito lang yan. Ito, dito yan. Normally, nandito yan. Okay? I-drain mo lang yan. And then, pagkatapos mong ma-drain, i-drain mo ng todo yung tanke. Pagkatapos mong ma-drain, i-set aside mo yung gas. Anong ibig sabihin ng i-set aside? Itabi mo, pabayaan mong bumaba yung tubig hanggang sa pumunta sa baba. Kasi mamaya, ituturo ko sa inyo kung paano yun gamitin ulit. Okay? So, let's just say, for example, nagawa nyo na yon. Pagkagawa nyo nun, ang gagawin mo is to ensure na talagang malilinis mo yung tangke. Kasi hindi nyo po matatanggal ang tubig dito ng drain-drain lang. The reason why we drained it is because para matanggal yung karamihan ng tubig na nasa tangke. Ano ang gagawin mo ngayon? Kukuha ka ngayon ng basahan. Kukuha ka ng basahan na hindi basa. Yung tuyo, okay? And then, kukuha ka ng stick. Kukuha ka ng stick na ganito. Bakit mo kailangan ng stick na ganito? Kasi itatali mo yung basahan dito
para ipasok mo doon, para malinis mo ng paganyan-ganyan at mapunasan mo ng todo yung loob ng tangke. Ito lang ang kailangan nyo tandaan, mga repa. Hindi masasagot ang ng pagdi-drain lang ang tubig sa tangke. Kailangan nyo talagang magpunas. Hindi ko na dinidemo sa inyo kasi hindi naman po ganun ka ano tawag dito, kakomplikado yon. And at the same time, eh, kayang-kaya na sa paliwanag yon. So, ang gagawin mo lang is na-drain. Pagkatapos i-drain, i-set aside yung gas. Pagka-set aside ng gas, punasan ito. Ngayon, anong susunod mong gagawin? Now is the time for you to drain the carb. Bakit huli ang carb? Kasi kailangan muna nating matanggal yung tubig sa tangke para hindi na pumunta doon sa carb. Kasi pag sa carb ka nag-drain, matakaw din sa gasolina. Kasi habang nagde-drain ka ng tubig, tumasama yung gasolina. So, tangke muna. Pag na-drain mo na yung tangke, now you drain the carb. Paano ba i-drain yung carb? Napakadali lang po. Okay, pakita natin yung carb na. Halika dito. Carb po ito ng Sigma. Yan, carb yan ng Sigma. Sa kabila, which is doon ka, anak. Lumipat ka doon, anak. Yan. Ito po yung drain plug po ng Sigma. Nakikita niyo yan? Yan po bubuksan para po mag-drain siya. Bubuksan mo lang siya and then tutulo na po siya. Ngayon, kailan mo malalaman kung na-drain na siya lahat? Ang kulay po ng tubig, pag dinidrain nyo, kulay puti. Pag naghalo po yan sa gas, puti po yung tumutulo. Ngayon, pag nakita nyo nang wala nang lumalabas or kulay gas na, tapos na po yun. Pero since dinrain mo na yung tangki mo, nilinis mo na't lahat-lahat, ang gawin mo na lang, i-drain mo na lang ng todo yung carb. Okay? So, nalinis mo na, na meron ka ng preventive measure, na set aside mo na yung gas. Normally, set aside mo yung gas for 10 to 15 minutes or even 20 minutes para po yung tubig bumaba. Ngayon, para hindi ka magastusan, yung pong gas na natira, dun sa pagdi-drain nyo, pwede nyo po yung ibalik. Pero there is one rule. Dapat po, dahan-dahan ang pagbalik nyo at yung tubig dapat hindi po magalaw. Dapat ang pag-ano mo is dahan-dahan para hindi na po maghalo yung tubig sa gas at wag nyo pong ibuhos po lahat. Magtitira po kayo ng ganito kasi sigurado ganito yung tubig. Tapos ganyan yung gas. So, magtira kayo ng konti para pag binuhos nyo, hindi na po sasama yung gas, yun na po yung pinaka-loss ninyo. Okay? So, pag nagawa nyo po yun, pwede na pong umandar po ulit yung motor po ninyo. At meron po akong ituturo sa inyo, huwag nyo pong piliting paandarin kung may tubig po yung karburador ninyo. Masisira po ang spark plug po ninyo. Maluluto po yun. At meron din pong possibility na magkaroon po ng problema yung motor nyo sa kuryente. So, wag na wag nyo pong gagawin yun. And, ewan ko, sabi nila, sometimes, baka nga kumatok pa yung makina mo. So, please, wag mong ipilit, gawin mo lahat ng tinuro ko. Okay? Uulitin natin, prevention yung unang tinuro ko, pangalawa is pag naibasok na yung napasukan ka na ng tubig. And, paano mo mame-ensure yun? Magdala ka ng tools, kahit basic tools, magdala ka ng takip ng tangke, kahit basic na tangke. Si Pops, meron tayong isang Kasigma Pilipinas, meron silang link sa Lazada or sa Shopee yata, wherein gumawa sila ng 3D printed na takip ng tangke. So, ilalagay ko yun sa description para yun na rin po yung gamitin nyo pag umuulan para hindi na kayo maglagay ng ano, at gagawa rin po ako ng review nun. So, guys, being said, yun lang po sa ngayon, at kung makikita nyo, sobrang dormi ni Charm. Okay, kasi na-accidente nga po siya. Binubuo ko pa po siya. Nandito po yung mga ibang parts na ngayon. Nasaan na yung susi ng kotse? Ayan, si Charm. Pakita mo nga muna si Charm, marami. O, tapos, halika na. Ayan. Ayan, papakita ko po sa iyo. Ayan, papakita ko po sa inyo. Ayan pala yung pinakamaganda kong ante, si Auntie Popping. Shoutout si Auntie Popping. Ayan yung apo niya, nandyan.
Okay, ito naman yung ano natin, mga ilalagay natin parts. Ayan. Iyan mga anak kung nakikita. Ayan, nakikita. Nandyan na rin yung AC pipe. Ay, hindi nakikita. Buksan ko muna sa loob. Okay. Tama, liwanag? Lumiwanag na. Ayan yung mga ilalagay natin na bago. So, dun sa nagsasabi na may nagtanong kasi sa YouTube channel ko, ewan ko kung naiinis lang o ano, pero hindi niya ako maiinis. Pinarch out parts out ko raw yung Z200 ko, pero ang alam ko, yung ano yun eh, yung si Charm yun na sinasabi nilang pinarch out ko. Pero hindi ko pinarch out si Charm, na-accidente siya, pero today bubuin natin siya. Okay? So, yun, mga repa, pasensya na kayo, medyo natagalan tayo sa paggawa ng video, pero ito yun, napakasimple lang nung problema na yun, kayang-kaya nyong gawin yun. Hindi ko na siya dinemo kasi kailangan nyo lang ng mga malaman, makakapanyo rin naman yung mga parts. And, gusto kong magpasalamat sa inyong lahat sa tuloy-tuloy na pagsuporta nyo sa akin. Kung meron kayong gustong i-video ko, mag-comment lang kayo. Hindi na muna ako mag-shoutout kasi medyo mahaba yung mga video ko, okay? Pero I would like to say thank you to Barat Riders United, to Sigma Pilipinas, to RFI Club Philippines at sa mga iba pang club na kasama natin, lahat ng sektor. Maraming salamat din sa tumulong sa Marikina, Bicol at Cagayan. Hindi masyadong nagpo-post ang Sigma Pilipinas sa pagtulong namin, pero yes, tumutulong po kami on our own small ways. So yun lang muna, maraming salamat and I hope meron kayong natutunan and ciao! Maraming salamat, bye-bye!